Hello sa mga kachurpang kamarites, kapon shop ko dyan, ka guys ko dyan. Ako ulit ito, kumusta na kayo? At kung bago ka pa lang dito sa aking channel na to at hindi ka man nakasubscribe, libre lang yan, bekene man, pwedeng pa subscribe at pakalimbang yung bell na yan sa baba para lagi kang manonotify kung may mga imamarites ako or may mga i-share ako, sana update or shout out ko kayo, okay? So our vlog for today is we're going to do Q&A. Ito yung mga sino-shoutout ko is, ito yung mga about sa mga jewelry sa yung mga nag-iiwan, nag-share ng mga kanilang experience sa mga sunla update nila, ganun. Ayun, kaya keep on watching till the end. Kasi diretso na natin ito, you know the drill. Gagawa tayo ng 10 to 13 minutes. Flex ko yung mga comment nyo dito, sagutin natin yung mga katanungan nyo yan, at basahin natin yung mga shinare nyo, okay? Para ma-update ang ating mga ka-pawn shop at mga kamartes dyan. Okay, start na natin! Kumusta na kayo? First is, eto yung mga recently lang ha, yung mga nag-comment sa last na na-share ko sa inyo, galing kay Sir Joey Villanueva. Yes, laging nakabang ito kasi laging kasali siya sa mga sinashoutout ko. Hello, sir, ma'am. Kumusta? Ayan, so sabi niya, isubok ko na rin. Depends sa appraiser yung 56K. Yung sanla ko, nung sinanla ko ulit, tanggapin lang ng 43K. Ang layo, wag na lang. Ayan, so shinare niya ang kanyang experience sa Cebuana Pawn Shop. Comment na ito sa akin na i-share last time. Kasi nga, tinubos niya, sinanla niya, I mean, and then tinubos niya. And, parang ni pinare-appraise niya, dapat mas higher pa kasi mas tumaas ngayong ginto ngayon. Since iba yung staff doon na nakaupo or very moody siya, ganun, is mas mababa na yung binigay na sanla niya. Ayun, so 56 naging lower pa, 'di ba? Baliktad. Ayun. So share niya. Kaya you know the drill, feel free to comment down below if you experience also yung mga ganito. Yung tinubos niya, yung maganda yung record niya, maganda, and then parang papa-appraise niya lang, 'di ba? Tinubos niya, and then ay pwedeng i-reappraise kung magkano na nga ba ngayon, ganern sana. Yun, pa-comment down below. You know na. So, next is galing kay Ellen Pilar. Shoutout to you. So, nagpapa-shoutout lang siya. Kusta ka na, ma'am? Shoutout po. Yun lang po. Ingat kayo dyan. Thanks for watching. Mabilis yung bunganga ko. Mauawatan niyo ba? Naiintindihan niyo? Ang kubangangal-ngalan. Basta, bahala na. Ayun. Basta gusto ko lang magpakita sa inyo. Okay? Next is galing kay Kagura Duterte. Shoutout to you. Ate Beth, please, patry naman 18 carats. Magkaano o tinatanggap pa ba? Plan ko kasi bumili ng 18K diamond ring. Baka di nasasangla. So, plan mo pa lang. So, if I were you, kung plano mo pa lang pala is go for the higher carats. Na dagdagan mo na lang po yung budget mo. At least, kung ano, go for 14 and 18 kasi yan yung magandang investment ngayon. So, yung 10 carats is bihira na po. Yung iba talaga is hindi na yung ina-accept. Totoo yan. Yung iba naman is ina-accept kasi gold naman yan. Kaso mababa po siya. Okay? So, yung mga 18 carats ko kasi, ay, 10 carats ko, yeah. 10 carats yung binanggit ko kanina kasi hindi ko na ito i-review. 10 carats ko kasi is mga ano, parang nakatinago ko na, parang mga ano na lang yun, mga souvenir na lang. Ayun. May mga kwintas mga kung nagkapigtal-pigtal, parang nandun na lang, parang scrap na lang siya. Ayun. Para tago na lang, papatunaw ko na lang, and then gagawin ko into other thing na lang. So, 10 carats update. Hindi ko sure kung makaka-update ako ng 10 carats. Okay? So, pag plan mo palang bumili, yun yung sabi ko kanina. Dagdagan mo na lang yung budget mo is go for 18 carats or 14 at least. Okay? Ayun. So, wala akong may bigyan update sa iyo ng 10 carats. Next is galing kay Sir Denmark Buenaventura. Shout out to you, Sir Ma'am. Correct ka dyan, Madam. Naka-depende. Grabe yung pagpupronounce ko. Depende. Depende. Parang nahirapan ako talaga, yes. Nakadepende talaga yan sa mood ng appraiser. Based on my experience sa Cebuana at sa ibang pawn shop like Palawan, mataas bigay nila sa akin kasi halos lahat ng staff appraiser ay kakilala ko at suki ako nila. Pero nakatry ako na di ko kilala
ang appraiser, ang baba ng binigay. Yes, same po tayo. Marami na akong na-share na yun. Alam nyo naman, pag nag-update ako ng Sunlap Date, galit na galit ako. parang sinusumbong ko rin talaga sa inyo, mga kapon shop ko, pag hindi ko nagustuhan yung mga Sunlap Date ko. Same po tayo, yes, na-experience ko na rin yung in-experience mo, sir, ma'am. Binigay, and then kahit mga may mga damage ang alahas mo, pag kilala ka nila, taas ng bigay nila. So tama ka, madam, naka-base talaga yan sa appraiser, ang baba ng appraise ng Cebuana, kaya sa Palawan ako ngayon nagsanla. Oo nga, ano, thanks for sharing, Sir Denmark. O, diba, kaya yung sinasabi ko sa inyo na, magmaritaysan tayo. Comment down below kung may mga experience kayo gaya ng ganito, kasi nga, para mabasa nung iba and ma-share natin sa iba na ganun talaga. Pag naka-experience kayo na ganun, is-try nyo next time. Okay? Yes, mababa nga ano sa Cebuana ngayon, but ganun, mas parang mas bumaba pa. And ang nagustuhan ko kasi sa Cebuana naman is ano sila, hindi sila maselan. Which is marami na akong na-share sa inyo na marami akong defect. Like may mga walang lock and may mga twisted akong mga alahas and may mga parts pa na missing, ayun, is at tinitimbang nila yan kung magkano yung timbang nila and kung magkano yung standard price nung carats na yun, is yun na kukuha ko naman na yun kasi may mga nagawa na akong video, yun yung nagustuhan ko naman sa Cebuana. So, yun nga lang, mababa talaga compare to the other pawn shop like sa Palawan po, nabanggit nyo. Sa Palawan naman kasi is very, ano sila, magagaling sila mag-appraise, ganun. So, talagang sinisilip nila kung may mga damage or maraming scratch yung alahas nyo. Kaya, ang ano dyan talaga, kaya bihira talaga ako sa mga nag-aabang ng Sunlap Date ko ng Villarica is bihira talaga. Kasi once nandalhin mo na yan sa Palawan, is sobrang mababa, defective yung appraisal rate na ibibigay sa'yo. Kasi makikita nila yung mga maraming dot mark, butas-butas, yun, na nakukuha natin kay Palawan Pawn Shop. Yun yung explanation ko. Okay? So, yeah. Next time na lang po, okay? Next is galing kay Aljean Dom. Shout out to you, sir, ma'am. Salamat, Kabsat. Salamat, Mat. Ilocano parents ko, pero sa Manila na lumaki. Thanks kung magsanla na ako for emergency. Sa Palawan na lang ako kahit may kilala ako sa Cebuana, Madam Beth. Ask mo, check yung record mo na 26K ang sanla mo last time. Ayun ang bibigay sa inyo. Naranasan ko na yan. Check nila record nila Cebuana Cainta. 2,500 ang 18 karat sinanla ko last time. Yung diamond ring na 2.7K sarado. Napakababa naman po. Napakababa naman yung with diamonds na siya 18 karats. Tapos parang yun nga po eh. Yan po. Thanks for sharing your experience. Kaya yung sinasabi ko sa inyo na depende talaga. Pero yeah, maraming nagkakagusto ngayon kay Palawan Pawn Shop. And same lang din yung sinabi ko na yes, gusto, may kakilala siya sa Cebuana na siguro mapait, maganda, pero maganda yung binibigay na rate sa kanya. Pero yun yan, maganda kasi yung ano ngayon ni Palawan. Di po ba? Yan, comment down below. Okay, so next is, thanks for sharing ha. Next is galing kay Nikki. Shout out to you, Sisi. Mas malaki pala sanla sa Cebuana kaysa sa nasangla ko sa Palawan Pawn Shop. So yung experience mo naman, sis, is magkaiba sa mga na-shout out ko na and also to me. Ayan, so depende yan talaga. Sa location, meron yung mas mataas si Cebuana sa iyong location. And mababa naman si Palawan, ganon. And meron naman yung mas mataas si Palawan. And mababa naman si Cebuana. And if you want to get the price na aking na-i-update sa inyo, pag bakit ganon yung in-update nung bruha na yun, ganon, is at try mo sa ibang branch. Kasi po, yung mga Cebuana Pawn Shop and ibang mga pawn shop is maraming branch, di po ba? Try mo pag-update or magpa-appraise sa ibang branch, okay? Kasi po, sa Cebuana, Palawan Pawn Shop and Villarica is libre lang po magpa-appraise, walang bayad yan. Okay, yung na-share ko lang sa inyo na may bayad is sa BHF Pawn Shop. Ayun po yung pag hindi ka nagsanla, magpa-appraise ka lang is may bayad po, okay? It's like 150 pesos per item, yeah. Okay, so next is galing kay Ferdy Franco. Shout out to you, sir, ma'am. Ma'am, iba ba price ng appraisal ng 18
karats ng Japan gold sa 18 Saudi gold. Based on my experience, same lang din. Kung ano yung karats nung alahas mo, it doesn't matter kung saan pa yan galing na bansa or made, same pa rin. Based sa aking experience, ha, kung 18 karats talaga siya dyan, yan, mapa-Japan, mapa-Saudi, mapa-Chinese, mapa-Singapore, mapa-Taiwan, at so, at saka kung ano-ano pa, is same pa rin, based sa akin. Pero yung may nababasa kasi ako na yung iba is mataas yung kuha nila ng Japan gold nila, okay? Kasi, na-try ko na yan, super legit na Japan gold, gold talaga, ha? Hindi yung Japan-Japanan na galing lang dyan sa, saan ba yun? Bulacan? Ayun, basta, yung Japan-Japanan, pero real gold naman siya, it's like, made dito, pero na may lagay na stamp na Japan gold, is, basta real gold, is same pa rin siya. Pero yung iba kasi is meron yung magagaling talaga mag-appraise, manaano nila kung talaga yan is authentic na Japan gold. I don't know, pero based on my experience talaga is same. So, eto na lang yung isi-share ko, basahin natin itong sagot kasi sinagot ka ni Sir Rundy Reyes. Parang may napanood ako, parehas lang ng appraise kahit mas mahal ang Japan gold sa store. Yes! Correct! Ayun, so yun yung kulang sa sinabi ko kanina. Na ang Japan gold, pag binibili natin yan, kahit hindi, lalo na pag hindi mo gamay, or hindi mo kamarunong magtumingin kung authentic ba yan na Japan gold, or Japan-Japanan lang ganon, is mahal po yung per gram ng Japan gold talaga, di po ba? Ayun, and pag ipon shop mo yan, is same lang din. Okay, thanks for sharing. Next is galing kay Aljin. Aljin ulit. Oh yes, iba naman yung share niya. Shout out to you. Hi Kapsat, Ma'am Beth. Hello Kapsat. Thanks for the update. Story ko lang. Ayan, so share niya ito. May 24 carats gold ako na bigay ng first BF ko. Ay, sana all my BF na nagbibigay. Ako never ko yan experience in my life. All my jewelries are binili ko talaga. Sana all. Ayun, so first BF niya at bili niya sa Prima Gold Philippines Thailand brand. Way back 2001. Worth 3,500 lang worth. 3,500 lang worth grams. 4.3 grams. Now, I can pawn it for 20,000. 24 carats for me is the real investment, pure gold. You're right. Kaya, as much as possible, tinatago ko talaga siya at never ko naipasok sa sanlaan. Of course, kasi po, remembrance mo yan, bigay pa naman ng first mo, di ba? Malay mo yan na yung first mo na initial, di ba? Talagang may sentimental value yan, kaya itatago mo yan. Yan na yung iiwan mo, and then, yan lang yung wag mong ipasok, yun nga, wag mong isanla, and yes po, di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo na tiba talaga, yung mga may mga investment na or may mga alams about sa mga jewelries, about gold, na gold is the best investment na talaga. Biruin mo yan, 4.3 grams, binili lang ng 3,500. Oh my God, 2001 and now, oh, diba? Tiba-tiba na talaga. What if yan is 100 grams? Oh my God, and laki-laki na ng price ngayon, diba? So yeah, that's it. Thanks for sharing. OMG. Next is galing kay Denmark ulit. Thank you sa shoutout, Madam Beth. Thank you din po. So yung pinagkuhanan ko pala nito is yung ano, yung recent na aking na-share na sunlap update kay Cebuana. At saka yung shoutout, kaya naulit-ulit yung mga pangalan nila. Kasi po, sila po talaga yung solid viewers ko. Na kahit nagkawindang-windang na... Puro all about celebrities ang aking na-share sa inyo. Pero pag may mga sinishare ako na sarili ko, like Q&A and sunlap update, is nandyan pa rin sila. Kaya sila-sila lang talaga yung may shoutout ko. So, salamat naman po. O, diba? Ayun. So, next is galing kay Jasmine. Shoutout to you. Mataas ang kuha sa Villarica kaso may butas na ang alahas. Oh, yes! Correct! Ayun, so tama naman po talaga na mataas sa Villarica. Yun nga lang po yung way nila na pag-a-appraise, mag-sanla ka man or magpa-appraise lang is
May butas, may dot mark, may test mark po talagang may iiwan permanent sa alahas natin. Ayun, so what if yung binili mo, yung mga baguhan pa lang, like hindi nila alam na yung way nung Villarica is mag-iiwan sila ng dot mark. Like yung alahas mo na yan is binili mo, brand new. And then yung alahas mo na yan is 30 grams. Tapos gusto mo lang, curious ka lang na gusto mong magpa-appraise kung real yan. And magkaano ba pag sa pawn shop, ganon. And then ipapasok mo sa Villarica. Nako! Matatantad na po yan ng dot mark. Ayun, so yeah. Yun po, hindi yung ano ito ah. A real talk lang tayo ha. Sa katotohanan lang po tayo. And comment down below again. Kasi ganon po talaga yung way ng Villarica. And natanong ko na yun before is ano. Parang napasukan yata sila ng fake. I don't know. Basta yun ako, napasukan sila ng fake. Ayun, sa loob nung jewelries is, it's like metal para bumigat yung alahas. Ganun, kaya ngayon is, kung pwede nga lang ngayon is, chachap-chapin nila, hahatiin nila yung alahas para ma-check nila sa kaloob-looban ng mga alahas natin kung tunay bang real gold yung nakapalaman dyan. Ayun. Ayun, yun lang yung alam ko na kwento, okay? So, thanks for sharing. Next is galing kay Nikki Sin ulit. So, same pa rin sa sinabi ko kanina kasi sila talaga yung nag-aabang sa akin. Dito sa province, sobrang baba ng per gram. 3K lang per gram ang 18 karat sa Palawan Pawn Shop. Kakasangla ko lang ngayong November. Oh, no. Saan ka, Sisi? Saan ba yung province mo? Napakababa. Yeah. So, isa rin yung location sa mga sinasabi ko na may mga provincial rate. Ayun. So dapat sana fair ano kung ano magkano talaga yung standard appraisal nila ng mga karats, isa na pareho ano kasi po mahal na yung ginto ngayon. Ayun, so napakababa. Kaya last time may na-share ako sa inyo na solid viewers ko na it's like ganito yung appraisal sa kanila. Yung ginawa niya is lumuwas siya. Lumuwas siya sa from province to city, ganun yung ginawa niya. Ayun, so malaki kasi yung alahas niya, ibinyahin niya. Ayun, and yeah, yun, nakuha ng mataas. Okay, so next is galing kay Jay. Oh my god, ang haba na pala nito. Okay, so ilas na natin ito. Oh my god, mababagot na naman kayo. Ang haba na nito. Next galing kay AJ, magkano na kaya ang sanla sa Villarica? Abangan nyo na lang po next time. Thanks for watching and sharing. Shoutout to you, Sir Rundi Reyes. Napahaba yung daldal ko ng haba na pala nito. Baka kasi bigla bumaba ang gold pag wala na gera sa ibang bansa. At pag nagbigay sila ng mataas na appraisal, malulugi sila kasi alam ko kaya tumaas ang gold dahil sa giyera. So yeah, that's your point. So thanks for sharing. Abang-abangan na lang natin. Next is galing kay Queenie. Magdalena, mababa din. Magdalena Pawn Shop. O Magdalena Pawn Shop, ewan ko, wala dito sa aking location. Next is galing kay Mike Abelas na to. Suplada madalas yung ibang appraiser. Oh yes, kaya yan yung sinasali ko sa aking mga sanla update. Ayun, depende yan sa mood ni appraiser, ganon. So yeah, that's it for today's vlog. Ang haba na nitong Q&A natin, umabot siya ng 18 minutes. You know the drill, thanks for watching. Bye-bye and God bless. Bye!